Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi partner. Hi partner. Saan ang ganap mo? Sama naman dyan. Hay nako partner, maglilinis ako ng bahay kasi yung bubong namin may issue. Lahat na lang sa buhay ko may issue, pambihira. Pati bubong namin may issue, kaya kailangan walang long weekend. Ay ganoon, so magkukumpuni ka lang ng bubong. Magkukumpuni ng bubong, sama ka. Kailangan ko ng help. Hindi masaya. Diyos ko, yung kakilala kong kasama ko sa buhay may tulo. Pati yung bubong namin, may tulo. Ano ba match yan? Na match? Iwas-iwasan mo na nga yan. Nakakaloka. Delikado yan, may tulo. Ayun, yun ang gagawin. At sa tingin ko kung alanganin ang sweldo, alanganin yung inilagay nga sa ganitong araw yung long weekend, pero wala ka namang pera, di ba? Alanganin kasi patak ng pera. Sa true lalo. Dapat next week pa inusod. Ayan. Alayo. August 21 to August 30, gano'n. Pwede rin December para mas mahaba yung bakasyon. Pwede din, di ba? So, hindi naman lahat parte may actually meron talagang lakad at may pera eh. Totoo. Di ba? Totoo naman yun. Hindi naman yung di sana all. Ay, long weekend. Tara, hanap tayong rarampahan eh. Di sana all. Di kayo na mayaman, nakaluluwag-luwag. Kayo na po ang anak ng Diyos. Galit. Bitter yarn. Pambihira tayo eh. Kaganyan kayo eh. Ganyan kayo dati eh. Dati tayo magkakasama sa buhay. Noong panahon diba? Na wala tayo porke nakaluwag-luwag na kayo. Ayan, ganyan. Kayo lalakad kayo ng kayo-kayo lang. Tapos kami maiiwan kami, dito. Kami magkukumpune. Oh. Diba? Eh di wow. Pero yun naman talagang dapat gawin. Kung halimbawa talagang walang budget, di ba? Yung mga hindi affected, ibig sabihin, may mga iba kasi talaga partner, yung mga nakaluluwag-luwag, maraming extrang budget. Sila talaga yung target market na tong ano na to eh. Yung mga holiday. Pero kapag hindi, di madaming pwedeng gawin. Maraming tulog kang pwedeng gawin. Yes. Yung mga hindi mo usual at typical na nagagawa, nagtututulog, o kaya yung magpapakabatugan. Ang sarap na magpakabatugan, yung parang, yung naburo na yung panty mo tsaka yung brief mo, hindi ka pa naliligo hanggang alas. Yung nagising ka na lang dahil sa gutom or nagising ka dahil amoy mapanghi ka na. parang mapanghi na dito, di ba? Tapos pagkaligo mo, higa ka ulit. Ganon, ang sarap talaga. Ganon. Kasi yun yung mga bagay na nami-miss natin na matagal na natin hindi na-experience. Kapag ka tayo kasi na sobrang busy. Yes, nagtatrabaho, nag-aaral, di ba? So, dun tayo sa, okay. Kasi alam nyo mo, napag-usapan na natin din to dati, partner, na hindi naman porke actually na may mga iba kang mga tao na nakikita, ay magpo-post na naman sila sa Facebook. Mm. May bago na namang Instagram ano. Paki mo. Diba? Una paki mo. Pangalawa, diba? Pagod sila, ikaw hindi. Oo, yun talaga yun. Diba, partner? Totoo yun, una sa totoo lang, paki mo. Diba? Pero naman nila yan. So kung paanong paraan nila gusto, correct, paanong paraan nila gustong i-spend yung money nila, wala kang pake. Minsan kasi may mga ano tayo, may mga ganito tayong mga comment, hindi mapaayos yung bahay, pero parang out of town. O, di ba? Anong sasabihin natin? Pake mo! Diba? Wala kang pake. Wala kang pake. Mas nag-i-invest sila sa experience. Bakit? Diba? Pera mo ba? Diba? Ngayon kung nangutang correct. Sila. Correct. Di parang makapake mo. Pake mo rin. Diba? Ikaw ba magbabayad ng utang? Ikaw ba yung may utang? Pake mo. Facebook mo ba yan? Pake mo. Parang sakit, no? Diba? Pero totoo. Sakit pakinggan. Pero yun naman talaga. Pero agree. Naman, yun yung totoo. Yes. Pake mo talaga. Diba? Wala kang pake. Alam kung paano niya gustong i-spend yung holidays niya, long weekend niya, at yung lalong-lalo na yung pera niya. Tama. Diba? Kaya lang siguro nagkakapake yung iba or naiirita yung iba kasi siguro... Kasi yung pera mo yung ginamit diba? Nila. Correct. Umutang sa'yo, hindi ka pa mabayaran pero parang out of town. Ikaw tong tipid ng tipid. Correct. Kasi nga, may pinag-iipunan ka, tapos sila nangutang sa'yo, yes. Pinautang mo naman, tapos nalaman mo, pinanlakad lang yan. Nila. No. Yun siguro parang magigets kung may pake ka, kung bakit parang affected ka. Pero
kung wala ka namang ambag, hindi naman wala, hindi naman inutang sa iyo yung pinanggagastos nila, wala kang pake. Ganon. Ba't ang labsak? Hindi, para lang mag-gets nila. Para diba? Lang ano, no? Ma-emphasize. Na, oh, eh, kasi kung sasabihin nga, wala kang pake. Diba? Walang dating. Walang dating. Eh, so dapat? Wala kang pake. Diba? Yung dapat lasing ang dating, pare, ha? Wala kang pake. Saka ganyan yung nasino-sustain, hindi, wala kang pake. Yung gandun lang. Yan, hindi, walang ganon. Wala kang pake. Yung eh. May ganon. Na kailangan medyo basaga, ganon. Oo. Parang ang dating nun, parang galit, parang palabsak, di ba? Hindi ano, malumay. Hindi malumanay. Hindi yung ano, yung malumi. Malumi ba o malumay? Mayumi. Hindi, yung maragsa. Malumi. Mayumi. Malumi? Mayumi. Mayumi? Basta, marumi? Hindi ganon. Basta, hindi pa bebe. Yun na lang, gets nyo, di ba? Yan. Hindi pwedeng, wala kang pake. Dapat. Wala kang pake! Exaggerated, galit. Oh, dapat ganun. Yung isipin parang lasing ka. Ganon pagkaka-deliver noon. Ganon, di ba? So, kasi iba, kanya-kanya ng priorities eh. Some people prioritize experience over their homes. Yes. Some people prioritize cars over their houses. Kasi minsan may mga naririnig akong ganyan. Ang ganda ng sasakyan niya, pero hanggang ang pangit ang bahay nila. Ang bahay nila. Ang baho ng una nila. Correct. Diba? Eh, kung gusto nila ng una na mapamapa, wala kang pake. 'Di ba? Eh ano ngayon kung ang ganda-ganda ang tambang-bango ng ano ng sasakyan nila pero yung una nila mapapasalaway. Oh. Wala kang pake. Diba? Kanya-kanyang buhay 'to, 'di ba? So tingnan lang natin 'no. Tama naman na makita po natin ang daming mag out of town ngayon kasi long weekend, ang daming mga hahanap ng kanya-kanyang lakad. Moment yes, nila 'to. Correct. Moment nila 'to. And ikaw kung wala kang pake. At babalik tayo kung wala kang lakad, wala kang gagawin, 'di ba? Ang pwede mong gawin. Sa bahay ka na lang. Yes. Ang daming pwedeng diyang kutkutin. Alam mo partner, syempre mga kabisyo. Ayun kung kukumunga kutkutin mo ngayon kasi matagal nang ano 'yan, binabahayan ng kung ano-ano. True. 'Di ba doon mo umpisahan, may makutkut ka lang. Correct. 'Di ba? Magkutkut ka diyan. Yung feeling ko sa dami ng babahay na bamahay doon sa kuko niya partner, hindi nakutkut. Abay, ano kayod na. Kayurin mo yung kuko mo. Diba? Bakit yun, parang dumi-dumi talaga. Imagine natin diba? Lahat kung gaano karumi. Pag sinabi mong kayod. Kasi partner, parang feeling ko pagkutkot. Konti-konti lang. Pabebe, no? Pabebe lang kasi... Eh, alam mo, nagpa-manicure, tapos may mga kukutkutin ka lang ng mga, kasi humahaba na, di ba? Pero kapag ka-partner, yung pagkakadescribe mo kanina na, ano yun? Yung parang lupa-lupa na, kayod na yan. Halukayin mo. Bawal na yung kutkut. Tutubuan na yan eh. Oo. Lagyan mo ng buto ng kamatis, tutubo yung kamatis dyan. Di ba, papunta niya, pakamote na yan, di ba? Paluya na yan, yung paamo o kaya yung palaman lupa na yan. Gets nyo na. So, ganun karumi. Diba, so hindi mo nagagawa yun long time ago, ha? True, hindi mo nagagawa kasi ano, kasi busy ka. So kung pakayod mo yan. Hindi bali na maging busy kung ganyan, napapabayaan pati kuko. Yung sobrang busy mo. Yung palupan. Hindi mo na malayan at dumi na kuko mo. Pero maraming ganun na, partner. Yung, ano, yung, hindi na yung regularly, yung nagpapa. Naasikaso yung sarili. Oo, dahil nga sa sobrang kabisihan. Madaming ganun. Sa totoo lang. So, this time, sabihin mo nga, payuhan mo sila, huwag kang magpapakabisi, ha? Naawa ako sa'yo. Masyado mo na papabayaan sarili mo. Di ba kita totoo sa kuko mo? Correct. Totoo. Di ba? Dati alam ko, height mo 4'11 lang. Ba't 5'2 ka na ngayon? Ang kapal na talaga ng kalyo mo sa paa. Ikinatangkad mo na yung kalyo mong yan. Ganun. So, yun yung mga pwedeng gawin. Kayurin ang mga dapat kayurin. Yan. Halukayin ang mga dapat halukayin. Kutkutin ang mga dapat kutkutin. Alam mo nga, partner, kasi last week na of August next week, di ba? Ako, I always say this na prepare early for gifts. Kung ikaw yung tipong malaki ang pamilya ninyo, o kaya ayaw mo naman this year, ang gusto mo talaga to spend your 13th month pay on yourself. Mm-hmm. Kadalasan kasi yung 13th month pay napupunta na sa regalo, di ba? Kasi ganun talaga, kultura, tradition, and we always give gifts. Ganyan tayo, mga Pilipino. Gusto natin yan, masarap yan sa pakiramdam, di ba? Pwede kang mag-umpisa ng maaga. Para di ba? Pagdating ng 13th month pay, yes, sa'yo na yung mapupunta. So yung mag-umpisa na maaga, kaya ako to sinasabi, kasi
yung pagkutkot at paghalukay, minsan, hindi lang sa kuko. Oh, hindi lang sa kuko, minsan sa cabinet mo, sa bahay ninyo, 'di ba? Na may mga bagay pala na hindi mo na nagagamit or hindi mo pa nagamit, hindi mo man lang nabuksan kasi maaaring hindi mo kailangan o kaya may doble na 'yung meron ka no, may ganyan na akong mag eh. Oh, so diyan busy ka. Diba? Oh, yun, busy ka, 'di ba? Yan 'yung mga pwede mong ipunin. Tapos isipin mo na, ay kanino ko ba 'to ibibigay? Yan. Ah. Maganda 'yan. So, yung sinasabi namin pag halukay ngayon, kung wala ka din ng manglakad, maliban sa kuko, yeah. Diba, yung mga cabinet mo, totoo yun, ha? Marami kang pwedeng gawin sa bahay. Tama. Ngayon, kung wala naman siyang parang karigaregalo na dyan, kasi hindi naman siya agabit na lahat, ganyan. Oh. Madami pa rin dyan pwedeng kutkutin at tingnan kung ano ba pwedeng mabenta ko pa dito. Oh. O kaya ipamigay ko na, kasi madami naman na nangangailangan, diba? Totoo. Yung mga pinaglumaan, ganun. Ako normally, pag ganitong kunyari, long weekend, tapos wala naman akong plan nung ano, mag out of town. Mm-mm. Household management talaga. Correct, ako din. Oh, yung minsan mo lang din gawin eh. Mm-hmm. At saka parang mag-rearrange nga ako ng sala o kaya mag-ayos nga ako ng kwarto. Mm-hmm. Kalkalin ko nga yung cabinet ko, makita ko ano nang mga namamahay dito. Mm-hmm. Diba? So may ano, magiging worthwhile pa rin yung weekend mo kahit hindi ka nag out of town. Tama, yun so, bahay lang pwede. O iwas-iwas ka din muna sa social media para wala nang inggit. At yan, saka hindi lang yan. Yun partner ha, hindi lang dun sa inggit na part. Kapag ka ikaw ay nagkukutkot at naghahalukay sa bahay mo, kapag ka may hawak kang telepono, hindi mo matatapos yan. Oo, totoo kahit yun. Kahit gaano pa kahaba itong long weekend na ito, totoo yan. Yan. O, diba? So, ang gagawin mo? Iwas ka sa social media para hindi mo makita yung kumari mong kinainggitan mo at kinakasaran mo at lagi mong sinisiraan, diba? Yan. Na mayayamot ka kasi nasa Boracay na naman. Yan. O, diba? So, kainin mo muna yung cellphone. Oo, pwede. Tapos pag tapos na yung bakasyon. Saka mo iluwang. Diba? Kainis. Hindi, tsaka isa pa ha, na-realize ko, yung kumars mo, kaya naman pumunta ng August yan. Oo. Sa mga lugar-lugar na yan. Oo. Kasi, ano yan? Yan yung off-peak. Ibig sabihin. Medyo maulan. Yeah. Hindi ka makakapag-island hopping. Oo, ganun lang. Magdadalawang isip ka muna bago ka magpupunta kung saan-saan at mamangka. Sa true. Kasi pwedeng, malalakas ang alon. Yan, ganun. Diba? At ikit sa lahat, and most importantly, ang household chores ay hindi po natatapos kapag may hawak ang cellphone. Totoo, agree ako doon. Ako ang ginagawa ko dyan, kunyari may kinig ako ng podcast ng Tambalan o kaya kung ano mang podcast o kaya Spotify, nilalagay ko yung phone ko, siya ka nakain partner, katulad ng suggestion mo. So hindi kinakain na baka kainin nyo. Hindi, baka kainin nyo. Huwag yung sundin. Wag. Maganda na may disclaimer tayo kasi minsan eh. Pinapatulan sobrang kasi talaga. Sobrang pinapatulan. Huwag kainin daw natin yung cellphone para daw para makaiwas. Maingit. Makaiwas daw po ng inggit. Dahil inggit na po ay lason. Eh cellphone natin, pag kinain natin, hindi lason. Okay. Ang ginagawa ko, mo? Nilalagay ko siya sa pinakataas ng cabinet. Para naririnig ko lang siya at hindi ko siya hawak. Okay. Mm-hmm. So, ano kumbaga, ba kataas yung cabinet? Ha, mga 62 feet. Kakainis yun. Wala tayong kwenta. Wala tayong kwenta kausap. Pakilagay mo nga sa cabinet. Aling cabinet, ma? Yung 62 feet. Yung mataas pa sa building. Nakakainis yung 62 feet. Mataas pa sa tower ng Converge. Oh. Bira. So, taos, mas mataas pa sa transmitter na Manila Broadcasting Company. Nakaka-lurk eh. Napakikuha na nga yung cellphone ko. Bumalik na kasing kumare ko eh. Hindi na ako may ingat. Tapos na yung bakasyon nila. Pakikuha na sa tower. 62 Ay, sa feet. Tower. Sa cabinet. Diba? Ako yun yung ginagawa ko. Kasi yun yung na-realize ko eh. Pag hawak ko yung phone ko, naririnig ko yung notif. Or kahit hindi wala akong marinig na notif. Matik yun. Namamagnet yung kamay mo sa cellphone every time na makikita mo siya. Koreka. Tapos hindi na natatapos. Tapos before you know it, isang oras yung nakalipas, yung nililinis mo, hindi na nakalilinis. yung winalis mo kumalat na correct, ulit. Correct. Totoo. Actually, minsan nga nangyayari sa katotohanan, mas kumakalat pa. Diba? Kaya ililayo sa'yo ang social media kapag ka ikaw ay naglilinis o nagtare ni partner. Household management. Yes. Yeah, doing the household chores. Household chores. Ganun. Yes. No, siya. Sana po yung maging bonggang inyong long weekend, mga kabisyo. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Mas maganda yung tunog ng headset ngayon. Mas maganda nga ito eh. Mas malinaw. Ang pangit. Pangit po ba yung boses namin? Sabi nila, ha?
After 20 years, ngayon yung nalalaman. O hindi ba tagal ko nang alam na pangit yung boses ko? Kasi sabi na, sinabi yan sa akin ng boss ko, real talk. Sabi niya, Emmy, pag may nagsabi sa'yo na maganda ang boses mo, niloloko ka niyan. Okay. Palagi silang may expectation. Oo. Pag DJ ka. Maganda yung boses. At hindi lang, kumakanta ka rin. Yes. Oo. Na parang parang automatically may singing voice ka. Hindi siya. Talking voice po to. Speaking voice. Mm-hmm. Pag nilagay po to ng ano, ng mga nota, ng mga lyrics, ganyan. Voice na lang po siya. Diba? Totoo. O siya, ingat po kayo ha, mga kabisyo ha. Ayaw din naman, kahit may pasok po kami today, ayaw din naman namin masyado magpagod. Yan. Kaya exit na muna kami. Salamat! Enjoy. See you laters! Kwento na may hiwagang burnay. Laters! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rodel. 30 years old at isang OFW dito sa Brunei. Sumulat ako para ibahagi ang aking love story. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Nakilala ko si Juliana sa isang dating app noong 2019. Working student at single mom si Juliana. Mag-isa niyang binubuhay ang anak kaya lalo akong humanga sa kanya. Nahulog ako ng tuluyan at ganun din siya sa akin. Umuwi ako noong 2022 at nang magkita kami, may nangyari sa amin. Umalis akong kumbinsido na we have something special. Kaya naman, takang-taka ako dahil pagbalik ko ng Brunei, dalawang buwan siyang hindi nagparamdam. Wala naman akong maalalang nagawang hindi maganda sa kanya. Parang bigla siyang nagka-amnesia at nakalimutan niya ako. Nag-chat lang siya after 2 months. Nagka-problema lang daw siya kaya hindi ko siya makontak. Iniisip ko baka matindi ang pinagdaanan kaya iniintindi ko na lang. Pero pagkatapos nun, nawala na naman siyang parang bula. Nagparamdam siya ulit after 2 months, tapos wala na naman. Parang palitaw, lulubog, lilitaw. Early this year, nag-send siya sa akin ng imahe galing sa ultrasound. Nanlumo ako tambala. Buntis si Juliana. Nabuntis ng iba habang ang alam ko, kami pa. Hininto ko na ang pagiging tanga at nakipaghiwalay ako sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nakilala ko si Michaela dito sa Brunei. Niligawan ko at sinagot naman ako. Yung saya ko ngayon, higit pa kumpara sa dati. Hindi ko nga alam na masasaya pa pala ako. Pwede pa pala. May pag-ibig pa palang naghihintay sa akin. Kaya para sa mga tulad kong winasak ng pag-ibig, huwag mawawala ng pag-asa. May nakalaan para sa'yo. Maniwala ka. Do not settle for less. At huwag magpakatanga. Ang inyong tambalanista since 2004, Rodel.
Rodel. O di, ano ka naman pala eh? All's well that ends well. So ano yes. lang pala to? Ito ay pagpapaalala, correct? Sharing and pagpapaalala dun sa mga kabisyo natin na kapag ka, ikaw ay medyo naiyak-iyak, hindi lang basta naiyak, yung iyak na may halo, hagulgol. Mm-hmm. Ang hagulgol, alam naman natin na may kasama yung ano, may sipon yan eh, pag hagulgol eh, di ba? May kasamang panginginig, pangangatog, ganyan, di ba? Malalapot na likid yung lumabas. Correct. Diba? Sa ilong mo. Yan, diba? At sumasakit yung ulo mo, kaiiyak, ganyan. O kaya, natuyuan ka na, kaiiyak. May ganun eh, na yung sa sobrang tindi ng pag-iyak mo, makauo naman to si Parter, kala mo umiiyak. Makauo, kala mo relate. Alam may ganun, ko yan kasi nakita ko sa'yo. Oo, diba? May ganun kasing iyak eh, na sa sobrang tindi ng pag-iyak, yung hindi na siya lumalabas. Wala ka nang mailuha. Wala ka nang mailuha, na dehydrate ka na talaga nang wala ka nang mailuha. Oh. Dadating yun, may mga ganun klaseng pag-iyak. Pero, huwag mag-alala. Kasi katulad ng lagi nating sinasabi, hindi naman yung feeling mo ngayon, it's temporary. Yes. Diba? Yung nararamdaman mo ngayon ay hindi forever. So tama. Dahil ganyan na eksena, 'di ba? Dadaloy din ang ginhawa. Maiiyak ka din dahil tawang-tawa ka, 'di ba? Tears of joy na ang nandiyan sa mata mo at hindi tears of suffering and sadness, yes. 'Di ba? At very good naman dito kay ano, kay Rodel kasi he made the right choice. Na nung nalaman niyang medyo lalakiran ng taon itong si Juliana, edi umalis na at tumalikod. Mabilis niyang na-let go si Juliana, di ba? Magandang lesson ito para sa mga may pinagdadaanan ngayon, lalong-lalo na doon sa mga iniwanan ng mga jowa nila na akala nila katapusan na ng buhay. Ako, akala mo lang yan. Yung akala mo, hindi ka na mabubuhay kasi iniwanan ka ng jowa mo. O napagtanto mo, nalaman mo na niloloko ka ng jowa mo na humantong sa hiwalayan. Ayan. Hindi po natatapos ang buhay dyan. Diba? Kung akala mo hindi ka makakakain, hindi ka mabubuhay nang wala siya, akala mo lang yun. Eka. Iiyak mo lang yan. Yun yung sinasabi natin, okay lang umiyak ka. Diba? Okay lang maglupasay. Ayan. Pero huwag kang mapapagod na magmahal ulit. Tama. Kasi yun naman talaga yun. Doon ka ulit pupunta. Correct. Kung nasaktan ka ngayon, may pagkakataon na magmamahal ka ulit. Hintayin mo lang. At ang maganda dito, the fact na naghiwalay kayo, ibig sabihin nun, merong nakalaan na iba. Mm-mm. Ang lupit dito, kabisyo, hindi ka lang basta-basta nakatikim ng isang klase ng pag-ibig. Yes. O, diba? Merong sa panibago. Adobo, correct. Isa may itlog, yung isa walang yan, itlog. Diba? So, mas special ngayon. Diba parang sinabi ni Rodel, sabi niya hindi niya alam na magiging masaya siya at na magiging masaya pa siya at hindi niya alam na may isasaya pa pala siya. So yung akala niya na kay Juliana na lang makikita yung happiness, hindi pala. Makikita niya pa pala sa ibang tao at yes. mas higit pa. Ama. Yun yung magandang mindset siya na, okay, umalis siya sa buhay ko. Pero ngayon, oh, diba? Iiyakan ko, oh, diba? Oh. Pero dadating ang panahon, sasabihin ko talaga yung, ano ngayon? Oh. Mas bongga na yung jowa ko ngayon. Oh, diba? Masasabi kong, mas astig pa, diba? Ganyan tayo. Dapat maging astig tayo pagdating sa ating love life. Laban lang ng laban. Sa True Lalo, kaya naman shoutout sa lahat ng mga kaastig natin! Isa na namang panibagong araw para sa mga exciting na ganap sa trabaho, sa bahay, sa kalye at kung saan ka paman. At mas gawin pa nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na best sportsbook operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang astig sa Arena Plus, mga kabisyo, hindi niyo na po kailangan maghanap pa ng kung saan-saan ng mga latest scores and results yes. sa inaabangan ninyong mga laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, nandiyan na po, latest, kumpleto, updated. Kasama dyan PBA, NBA, PVL, boxing, volleyball, Uy. Soccer, at marami pang iba. Tama ka dyan. At pwede mo rin masubaybayan ang mga live games and ng local at international sports properties ng aming web-based or mobile applications gamit lang ang inyong mobile device. O diba? All-in-one na anytime, anywhere pa. Ang Arena Plus, licensed pa yan ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. Tama ka dyan. At dahil gusto naming astig ka, kabisyo, alam nyo ba na astig rin ang mga official endorsers ng Arena Plus? Sino-sino ba partner? Nandiyan ang tambalan. Nicole
Colial at Chris Chuper. At syempre, kaastig mo rin ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA. Nandiyan si Scottie Thompson at ang Pinoy Pride na umaariba sa mundo ng NBA. Ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. At ang lupit pa parte ng kumanta ng official jingle na Halina sa Arena. Aba? Performed by the one and only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya naman download Arena Plus app now in the App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ayan na. At alam mo, dun sa kabisyo din natin na nag-PM Rodel, isa din itong pagpapaalala, hindi lang dun sa mga tao na don't give up on love, huwag mawawala ng pag-asa sa pag-ibig. Pero isa din itong reminder na kapag ang isang tao lulubog lilitaw, may something yan. Mm-hmm. Oo. Ako part of based on experience, kapag halimbawa nung mga panahon na wala pa akong asawa ha, yung mga jowa-jowa. Diver yan. Diver. Lulubog lilitaw. Oo, ganon. Pagka ganyan na yung inconsistent, yung ang saya-saya ninyo, tapos magkasama kayo, magka-date kayo, tapos biglang ni hi ni hoy the next day. Walay. O kaya walay, tapos magpaparamdam na lang kung kailan, may ibang kinakaririyan. Sure na yon, nako. Nako. Ilang beses nangyari? Mga 4 times nangyari sa akin yan. Tapos asa ka lang ng asa, no? Hindi na natuto, no? 4 beses pa talaga nangyari. Oo. Tapos na-realize ko, nga, no, nung pang-apat na lalaki na, okay, ganun nga pala, no? Mm-hmm. Ganun pala yung gawain nila kapag marami silang mga girlalu. Diba? May kanya-kanyang oras at kung kailan ka lang matripan. Isipin mo yun, diba? Parang ganun si Juliana. Diba? Napaka-obvious 2 months na wala. Mm-hmm. Sinabi na problema lang. Eh, okay lang. Pala may kinakalingan, diba? Tapos malaman-laman mo, buntis na at hindi ikaw ang ama. Nahabang kayo pa, diba? Oh. So again, ito naman din ay reminder para dun sa lahat. Na kapag ka palitaw yan, lulubog lilitaw, parang diver, sabi nga ni partner, may issue yan. Maaaring may girlalu, may boylet, may kung ano man, basta merong something. May pa-something yan, may sabit yan. Mm-hmm. Imposible, napaka-inconsistent. Bakit? Ano lalo meron? Na kung alam mong mahal mo. Correct. Diba? Or inaakala mo na mahal ka. Or in a relationship kayong tunay. May sabit yan sa madaling salita. Sa true. Kasi bakang ending dito, partner, hindi naman pala in a relationship. Akala mo lang in a relationship kayo, pero hindi pala. Naku, puro situationship pala. Ay, naku, luma na daw yung term na situationship. Ay, luma na may situationship. Ang daming nung ano na nakausap ko si Robin Shea na meron siyang mga binanggit siya. Ako nakalimutan ko ni mang sinabi niya. Mga bagong term. Diba? Meron info pang, overload. Squeaky links ba yun? May ganun. Sweetik lang kasi hanggang sweetik lang po inabot ng ng bukabularyo ko . Tapos meron pang mga kayo pero hindi kayo, may tawag din doon. O kaya kayo na walang intimate moment or walang physical touch, mentally lang ang inyong parang may ganun, may tawag din doon. Ang alam ko lang yan, MU. Wala na. Sobrang luma na talaga, partner. Huwag ka maingay. Malalaman. Confident pa naman ako sa situationship. Akala ko, ano na yun? Medyo modern naman yung situationship na yun, partner. Pero mas may minodern pa. Diba? Ano ba yan? Ayun pa, uso ko yun ng pauso. Kaya hindi kayo naawa sa mga tito at tita. Oo, true. Kira pa na nga kaming basahin. Mag-memorize. Oo, tsaka basahin yung text na maliliit . May mga paganyan pa kayong padagdag sa bukulbularyo, di ba? Kalurky. Basta huwag mapapagod magmahal. Yun naman ang importante doon. Masasakta at masasaktan tayo at some point. Tama, parte naman yan . Oo, iiyak talaga. Koreka, kahit naman na parang natagpuan mo na yung soulmate mo or natagpuan mo na yung tao mapapangasawa mo, kahit naman within the marriage, may pag-iyak na nangyayari. Yes. Ganon. So huwag kang mag-give up. Ganon lang talaga. Kailangan maging astig, maging matibay na nila lang, di ba? Kasi ang mga pagsubok dumadating naman yan sa kahit sino, sa kahit anong klaseng relationship. Correct. Okidoki, salamat na marami sa lahat ng mga tumutok sa amin. Enjoy the rest of your long weekend, mga kabisyo. Muli, ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ano ba yun? May sinabi siya, squeaky links. Ano ko ba mga tawag? Basta mga iba't ibang nang tawag. Loka nga ako sa dami ng tawag . Naka-receive nga daw siya ng email. Ito nakaraan. So,
anong tawag sa kanila? Tingnan mo pati pagtawag sa kanila. Boomer, boomer. Ay, hindi. Hindi. Ay, ang boomer pala. O, hindi ako. Di out. Excuse me. Gen X. Gen X. Boomer. Ay, di baby boomer. Boomer yung, ano, ang, baby boomer. Oh, ano, yung mga Gen Z tayo, 'di ba? Gen wow, feeling. Feeling Gen Z. Tayo sa ang millennial. Actually, hindi lang tayo. Diba? Oh, 1980, sumabit. Oh. So before millennial. Oo, Gen X. Yung wala talaga. Kaya ka boomer eh. Kaya ka boomer, hindi ka makaintindi sa mga letters of the alphabet of the generation. O, diba? So, Gen X. Oo. So, si Robin, may na-receive. Nakatanggap ng email. Oo, ano daw? Diba tayo pag nakaka-receive ng email? And most emails are formal in context. Mm-mm. Parang may greeting na parang Mr. and Miss. Oo, or so, may concern. Yan. So, sir or madam. Ganyan. So siya naka-receive siya ng email. Ang ginamit ay M&X. Ano daw? MX. MX. Oo. Okay, ano yun? Yun na daw yung uso. Ngayon MX, hindi na Mr. and hindi na MR or MS. Ah. So MX na siya. MX for both. Yes, kasi kung ano yung preferred mo, baka mamaya babae ka pero ang preferred gender mo is lalaki. Ay, so makaka-offend pa daw. Totoo ba? OMG! So, sa halip na maka-offend, so I'll make it anonymous na lang. I'll make it, ano, parang like blank. So, X, I'll so put dear, X. So, dear, kasi dati sir/madam eh. Oo. Mr. or Miss. Oo. Asa bagay, ngayon, pag nag-fill up ka ng mga forms, di ba, may third box na nakalagay, I prefer not to say. Okay. Parang kung ano yung gender, male, female. Bakit masyado tayong sensitive sa mga... Kaya nga eh. O, nako, mahabang topic to partner. Oh, mahirap na mabash dyan. Basta, babago-bago ang takbo ng panahon. But ano't ano pa man, again, katulad ng lesson ni Rodel, huwag mawawala ng pag-asa sa pag-ibig. Tama. Okay, docs. O siya, enjoy the rest of your long weekend. Bye-bye enjoy. Po. Enjoy. Happy weekend. Ingat po kayo.